So breakfast tayo guys, story time. Corn dog. O, di ba naka-eyebrow tsaka naka-lip tint tayo today. So on the way kasi guys, dumaan ako sa school kung saan sa gilid noon maraming nagbebenta ng mga food. Parang tempting kasi yung corn dog, di ba? Actually, ang nangyari pa guys, syempre bawal sa amin dito yung plastic. Grabe, no? Talagang sumusunod talaga yung mga tao dito guys. Tapos sabi niya, eto lang daw yung bitbitin ko. Eh, di ba nagbabike ako? Sabi ko, eh, paano ko naman gano'n yun? Hindi ko mapatong. Alam mo, yung patong ko sa basket ng bike ko eh. Syempre madumihan siya, di ba? Habang nagbibiyay. Sabi ko, pahanap naman ako ng kahit yung brown support. So, ayun, nakakuha naman siya. Pero dapat nakaprepare sila na may support sila, di ba? For takeout. Although, syempre sanay sila na for estudyante lang yung bumibili sa kanya. Kasi nasa gate lang kasi sila. Tsaka mabenta tong mga food guys sa kanila, sa mga student. Siguro ako masipag ako. Pero syempre, hindi kasi ako sa luto, alam niyo yun. Mag-prepare ka, then after, maghuhugas ka. Maghuhugas ka, yun yung ano, ayaw ko. Sorry. Gusto ko lang kumain. Gusto ko rin mag-cook like from time to time. Hindi ba may tricycle? Hindi ba sabi ko, nakaakibat na lang buhay ko yan. Pag nag-tiktok ako, or mga nagre-record ako ng mga videos ko. So, ayun. Siyempre, dati yung nung nag-aaral pa, tsaka maliit yung mga anak ko, siyempre ako nagluluto. For them. Hanggang sa mag-abroad ako, siyempre sila na. Kasi mag-abroad naman ako, siyempre, minsan lang din ako magluto. So, parang, pag mag-isa ka kasi, di ba, parang kain ka outside, ganyan. Sobrang convenient ng life mo pag mag-isa ka. So, parang nadala ko yan dito pag uwi ko ng Pilipinas na bibili lang ako or minsan lang ako magluluto. Ayan. So, mas gusto kong bumili labas sa labas. Sarap talaga ng corn dog. Pag maaga ako, kasi di ba, hindi naman ako lagi umuwi. Pag nagla-live ako sa YouTube, dito ako natutulog. Kasi kaya nga nagpagawa ako ng bed dito. Saka malamig dito guys. Hindi mo na kailangan ng aircon. Actually, pinapatay ko nga yung fan ko eh. Pagdating ng mga bandang 1 o'clock, sobrang lamig. At saka nakakatuwa kasi sa gabi, wala siyang lamok. So, ayan, sarap. Meron lang silang special sauce. Siyempre, nanilagay yun. So, pag umuwi ako, like, ang uwi ko, Friday night, hindi rin ako umuwi. Kasi, every Saturday morning, nag-walking kami ng friend ko. Kasi, kung sa bahay ako, ang nangyayari kasi, siyempre, layo, no? Hindi niya ako madadaanan. So, dito kasi wala akong ligtas. Pupuntahan niya ako. So, wala akong choice. Kundi sumama. Which is okay naman yan kasi once in a while, magkailangan natin mag-walking, mag-exercise. Kasi ako din, parang simula nung umuwi ako dito, sobrang tumaba ako dahil aside sa kumakain ako ng kanin. Kasi syempre may nagluluto, kumakain ako ng kanin. At ang hindi pa usual na sa gabi talaga. Tapos kasi yung lunch ko naman, yung pinsan ko, yun yung nagsusupply ng lunch ko. Supply? Nag-rush siya ng lunch ko. Kaya lang, this past few days, so nagpa-renovate ata sila ng bahay nila. Hindi siya nakapagluto. Kaya, kung saan-saan ako mo-order ng lunch ko. Pero, pag ganitong heavy yung lunch ko, kagaya kahapon,
Andun ako sa friend ko after namin mag-church. Tapos nakita ko meron silang sapsap. Ewan kung alam niyo yun. Tapos yung mga maliliit na isda na ano na pindang ang tawag sa amin nun. Ewan ko anong tawag dyan sa Tagalog. So, yun. Tsaka egg, guys. Tapos alam mo ba, ang kapal na mukha ko, naghanap talaga ako. Uy, may rice kayo kakain ako. Di po, grabe. Super comfortable ko dun sa friendship ko kasi. Sorry na. Tapos basta pag nagluluto din kasi siya tinatawag, tinatawagan niya ako, ganyan. Friendship ko yun nung high school kami. Tapos, college. Kasi, almost all, like, 3/4 ba of my life, nasa Maynila na kasi ako. So, 16 years old ako, after high school, so, punta ako ng Maynila. From time to time, yun, nakikita kami, pero hindi talaga yung, alam mo yun, walang bonding, whatsoever. Ganun pala yun, no, pag magkaibigan kayo kahit wala kayong masyadong communication, tapos pag nagsama kayo ulit, nandun talaga yung bond na, alam mo yun, yung na-build up nyo all throughout high school days. Kasi, actually, hindi lang naman sa kanya. Lahat naman ng mga friends ko, simula nung move ako dito, super comfortable na kami with each other. Parang hindi nawala yung gap na years na, alam mo yun, nawala ka ng place mo. Although, yung mga communication nyo lang, like, minsan, tulad sa kanya, siya constant, yung isa ko rin, Big Loves, ayan, si Lucille, yung si Norlin, si Annabelle, girly. Although, nagme-message, nagpapadala ng mga food, yung, alam nyo yun, yung nasa Maynila ako, or nasa Singapore ako. Tapos, nung umuwi kami, nung umuwi ako, alam mo yun, nandun pa rin yung na-build up yung relationship niya. So, parang walang nangyari. So, I think that is true friends, diba? Na kahit wala kayong communication, tapos all throughout nang nawala ako dito, wala talaga ng bonding. Siguro minsan pag nakikita, hi, hello, konting kumustahan, ganun lang. Pero never kami nag-bonding ng kagaya ngayon, like, diba? Over halo-halo, over milk tea, yan yung mga bonding namin ngayon. Nakakatawa kasi, alam niyo yun, guys, hindi natin kailangan mag-super effort pag totoong kaibigan talaga. So, yan lang, story natin for today.